Ang gusto ni ex ay magkaibigan na lang kayo. Ano ang gagawin mo? Naghiwalay kayo ng ex mo kasi hindi na kayo magkasundo. Lagi na lang kayo nag-aaway. Lagi na lang kayo nang babangayan. Hanggang sa napagdesisyonan na niya na magkaibigan na lang kayo. O kaya naman, nung ginamitan mo siya ng no contact rule, then after a few days, kinontak ka niya. At sinabi niya sa'yo, hanggang magkaibigan na lang kayo. Wala na talagang pag-asa na maging kayo. Dahil wala na talaga siyang nararamdaman na love sa'yo. Kundi friends na lang talaga. Ito rin actually ang kadalasang katanungan ng mga subscribers natin na humihingi ng payo sa atin. Paano ko ang gusto ni ex ay magkaibigan na lang kami? Ano ang dapat kong gawin? May pag-asa pa bang magkabalikan kami? At yan ang pag-uusapan natin pagkatapos nito. Hi! Welcome sa Alpaman PH. Ang layunin ng channel na ito ay para makapagbigay advice sa mga nangangailangan ng payo o opinion na kasalukuyang nakakaranas ng kasawian pagdating sa pag-ibig. Nang sa gayon ay mabigyan ng kalinawan at para magsalba ang nakakapanghinayang na nasimula. Kapanatagan din sa isa't isa hanggang sa magkatuluyan na ng lubusan. Hangad ng channel na ito ng maayos na relasyon o pamumuhay ng bawat isa hanggang wakas. Ang Alpaman PH ay nagbibigay advice din pagdating sa career, fitness, personal development, passion at iba pa. Kaya kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na dito, sigurado marami kang matututunan. Kung subscribe ka naman na, patuloy mo lang tang klikin ang mga videos ko, i-click mo lang ang bell button, i-on mo ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod ko pang video. Maaari mo rin to i-share o i-advise sa iyong mga kaibigan, katrabaho, kamag-aral, pinsan at kakilala. Invite mo rin sila na mag-subscribe sa aking channel. Click mo ang like kung sa tingin mo ay makakatulong sa iyo ang channel na ito. Salamat! Bakit nasasabi ni ex na kaibigan na lang ang ituring mo sa kanya pagkatapos ninyong maghiwalay? Despite sa dami ninyong napagdaanan, lalo na kung taon na din ang relasyon ninyo. Bakit kaya? Kasi meron pa siyang nararamdaman na pagmamahal sa'yo. Hindi totoong kaibigan na lang ang nararamdaman niya sa'yo. Yung dating pagmamahal pa rin. Segue lang niya yon ang pagsasabing kaibigan na lang para andyan ka pa rin sa kanya. At gusto rin niya malaman o masukat ang reaksyon mo na baka naman wala ka na din pagmamahal sa kanya. Pag sinabi mong sige, magkaibigan na lang tayo, salamat sa lahat, wrong move yun. Tutuluyan ka talaga nun. Pag sinabi mo naman na ayaw mo, hindi pwede. Wrong moves din yon. Magmumukha kang desperado na hindi mo siya kaya tiisin, nakawalan mo siya. Tataas lalo ang tingin niya sa sarili niya, bababa naman ang sayo. Pero pag wala kang sinabi, hindi ka umimik, mas magugustuhan niya yon. Meaning, maaaring gusto mo, maaaring hindi. So magkakaroon siya ng curiosity. Mas malaki ang chance na hindi ka mag-fall to friendship or friend zone kung wala kang sasabihin. Tapos ituloy mo lang ang no contact. Huwag ka pa rin magparamdam sa kanya. Huwag ikaw ang unang mag-text sa kanya o tatawag sa kanya. Delay-delay pa rin ang reply mo sa kanya kung meron na kayong komunikasyon. Para ma-maintain mo yung curiosity and mystery. Dapat unpredictable ka para lalong tataas ang attraction level mo sa kanya. Mag-ingat sa mga moves para hindi ka mag-fall sa friend zone. So ayan ang maaari mong gawin kapag kasinabihan ka ni ex na magkaibigan na lang kayo pagkatapos ng breakup. Kung sa tingin mo ay nakatulong sa iyo ang video nito, i-click mo na ang like at pa-share na rin bilang suporta sa aking channel. Kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na dito, sigurado marami kang matututunan. Nag-upload ako ng isa hanggang dalawa o higit pa kada linggo. Kung meron ka namang katanungan o opinion o kung gusto mo naman ng advice, mag-comment ka lang sa comment section sa baba at ating susubukang pag-ukulan ng pansin. At kung gusto mo rin naman ng malalimang advice at gusto mo ding ikwento ang iyong buhay at pag-ibig, maaari kang mag-request sa comment section. I-chat mo lang ang request for chat consultation at ibibigay ko sa iyo ang Facebook account ko. I-add, i-follow at i-PM mo ako doon nang sa ganon makapag-usap tayo ng masinsinan.
at mabibigyan kita ng malalimang payo at pamamaraan para maayos mo ang pinoproblema mo. Pag umabot ng 10,000 ang subscriber ko, dito na ako magsisimula tumanggap ng video call conversation via Messenger for free. At least 5 to 10 subscriber per schedule para mas mapag-usapan natin ng maayos at mabigyan kita ng malawakang advice. Iba pa rin kasi sa call conversation kaysa sa chat. Mas detailed dito at mas mabilis. Kaya tulungan nyo akong maingat ang subscriber ko ng kahit hanggang 10,000 lang para makapagsimula na tayo. I-share nyo lang ang mga videos ko o imbitahan nyo ang mga kaibigan, kamag-anak o kakilala nyo na mag-subscribe sa aking channel. At siguraduhin mo rin mag-subscribe ka sa aking channel dahil subscriber lamang ang pwede kong asikasuhin. Hangad ko na makatulong sa inyo, tulungan nyo akong tulungan ko kayo. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye for now.